Ngayong mainit na sa mata ang publiko na ng publiko ang pork barrel, baka raw may pagkunang ibang pondo ang mga kakandidato sa election 2016. At ang pinangangambang panggalingan nito ang bilyong-bilyong piso kung tawagi tara o padulas sa Bureau of Customs. Balita hati ni June Veneracion. Mula 2011 hanggang 2013, bilang daw ang pagpupustit ng bigas ang tumindi. Kasabay rin daw ang pagtindi ng mga tara o padulas sa Bureau of Customs. Tara o padulas na umabot daw ng 5 bilyong piso. Ayon niya sa isang mataas na opisyal ng customs na ayaw magpabagit ng pangalan na nag-imbestiga raw sa umunoy lagayan sa ahensya. 80% daw ng tara sa buong customs ang galing sa smuggling ng bigas. 20% naman sa iba pang palusot na kargamento. Sa bawat container van ng smuggled na bigas, 120,000 pesos umano ang tara na pinaghati-hatian daw ng commissioner, deputy commissioner at port collector ng customs. Ang matitira, inirelimate sa malalaking taong sangkot din daw sa smuggling. Sagot ng nakaupong customs commissioner noon na si Rufy Biason, sinisiraan lang daw siya. Panahon na yun, pinapakalat na rin yan para to show destabilization sa administration ko, but nobody had ever come out to substantiate yung mga allegations na ganyan. So yung kung meron man lumalabas na report, kung official report man yan, I'm sad to say, no, ang pinanggagalingan pinagbabatayan ay mga lipas na ng mga chismis. Ang masaklap ayon sa isang report na hawak ng isang opisina sa customs, posibleng nagamit ang tara sa kampanya ng ilang tumakbo sa 2013 elections. At ayon naman sa isang confidential report ng isa pang opisyal ng customs na nakuha ng GMA News, baka magamit ang tara ng mga nag-aambisyong tumakbo sa 2016 elections, lalo ngayong mainit sa mata ng publiko ang pork barrel. Naglalabasan ang mga kwentong ito sa gitna ng napabalitang bangayan ni na Customs Deputy Commissioners Jesse De Llosa at Ariel Nepomuceno. Tapos harap-harapang pag-usapan ng problema na pagkasundoan doon ng dalawa na ceasefire muna. June Veneracion, GMA News.